And now, live from the Christian Bible Baptist Church studio, your favorite noontime show, The Baptist Lunch, hosted by Pastor Gil Lorena. All right. Magandang tanghali po sa inyo lahat. Once again, welcome back to your favorite noontime show, The Baptist Lunch. Maring nagtaka kayo bakit tayo natagalan, pero hindi naman tayo nawalan. Yan po ay sa kadahilanan na meron tayo nagkaroon ng konti problema sa ating mga kagamitan. Sige, pilit mo. Siyempre, alam mo naman ako eh. Alam mo naman eh. Dogala record. Well, anyways, again, magandang tanghali po sa inyo lahat. And prayerfully, ay patuloy tayong pagpalain ng Panginoon sa ating pong programa po ngayon. And kaya sa lahat ng mga Team Focus, Team Preparation, Fathers, Mothers, North, South, East, and West Corner, members of the CSI family, let's continue to enjoy this Thursday episode of your favorite noontime show. And today is our doctrinal episode. Maulan man ang Panginoon, kailangan natin patuloy na mag-init sa katuruan ng ating Panginoon. Tuloy-tuloy, hindi na talaga nasa sistema na talaga yan. Shoutout nga pala sa sponsor for the shirt. Si Ma'am Rana Romero, shoutout po sa inyo. Ganda pala mo pag naka-uniform kami. Ay, may siya dyan, mga iba po dyan sa inyo. Gusto nyo rin kayo pag-uniform eh. Tatanggapin naman namin yan. Alright. Well, anyways, again, Sir Maki, bat ka muna sa kanila. Magandang tanghali po or hapon. Tanghali pa. Tanghali pa. Patuloy po tayo magsubaybay sa ating pong programa. Yan po ang lagi nyo pong tatandaan, mga kapatid. Minsan nagkakaroon tayo ng technical difficulties sapagkat kaya kanina yan wala yung ano. Sir. Yan na lang ang kayang gawin ng Diablo, mga kapatid. Yan yung mga bagay na kung saan beyond our comprehension. Pero yes, salamat sa Panginoon na binibigyan niya tayo ng wisdom para makapag-live pa rin. Yan ang patunay naman na hindi tayo kayang hadlangan ng Diablo. Yes! Yan, kahit anong kanyang plano. Hindi mananalo ang Diablo. Gigil na. Kaya excited ka ata. So, mamaya na yun. Kaya mga kapatid, patuloy po tayo. Hindi ka excited? Pakansin. Hindi na nga ako makatulog eh. Sige. Kaya mga kapatid, patuloy po tayo. Sumubaybay, lalo na sa mga young people. Maganda ang ating pinag-uusapan, no? Dahil ito pa rin ay patungkol sa pagpapahalaga ng ating paglago bilang isang miyembro ng isang simbahan sa pamamagitan ng mga standards na dapat nating pagkaingatan. Pwede. Kaya, patuloy po tayo magsubaybay, mga kapatid, sa lahat ng ating mga programa po ngayon. Kaya, teka na, mali appear natin that kaliwa-kaliwa. Yan. Para dumigit yung power. Kaya patuloy po tayong sumubaybay sapagkat ngayon pong programa po na ito, bagamat na late tayo sapagkat may mga inayos tayo ng mga bagay. Buti na lang right. May moto yung aking laptop. Yes. We got your back. Yes, ganyan talaga yan. Basta ano tayo, Asus sa kalab. Yan. Kaya patuloy po tayo, mga kapatid, magsubaybay. Itag na yung dapat itag. I-share na yung link sa mga GC na kabilang po kayo. Lalo na, I would like to encourage everyone doon sa mga merong kayong family GC. Maganda po ito i-share doon. No? At isa yan, sabi nga natin sa kolokyal na pananalita, ipakilala mo kung sino ka. Yes, that's right. Alam nyo, maganda yun, sir, yung katagana. Minsan, nagiging katatawanan nyo. Pero ako, tontuwa ako doon. Lalo na sa atin, bilang isang Kristiyano, di ba? Maganda yun. Magpakilala ka kung sino ka. At ang maganda nito, Sir Maki, dito sa programa natin, sa episode natin ng Thursday episode, dito mo talaga itong makakatulong sa iyo para magpakilala kung sino ka. Dito talaga nila rin makikilala kung sino ka. Yeah, totoo 'yan. Para pag nagkaroon ng family reunion, minsan nagtataka sila bakit di ka sumama. Ito ngayon, magpakilala ka kung sino ka. I-share mo yung link. Wala namang masama dyan. Yeah, wala namang masama. Ang punto dyan is that kung madadala mo sila sa tama. Oh. Walang masama, basta madala mo sila sa tama. Simula ka na, sir. Okay. Magandang hapon po ulit sa inyong lahat. Kaya alam nyo, dito pinag-uusapan natin sa ating programa yung mga standards na dapat nating sundin. Biblical standards. Ulitin ko lamang po sa inyo because this is the last day of our episode for the standards regarding the principles of church growth. Napaka-importante na tayo po ay lumago. Okay? Tayo po ay lumago sa as a church. At ang makakatulong po, isa po sa mga ebidensya, that's the word. Isa po sa mga ebidensya na tayo po ay lumalago, no? That isa po sa mga ebidensya na tayo po ay lumalago
bilang isang Kristiyano at bilang isang simbahan, ang ebidensya po dyan, ayon tayo naninindigan sa standards. Yung standards po natin ang magsasabi kung tayo ay lumalago. You see, di ba, Sir Maki? Yan po yun. Yan yung magsasabi. Di ba? Yan yung magsasabi kung tayo ay lumalago. Kasi that sets our difference, sabi ko nga eh. Kung wala yung standards, sabi nga kanina, Sir Maki, hindi ka makikilala kung sino ka. You see? At yung pagiging iba natin sa mga kapahayagan ng mundo na Kristyanismo, yan yung tinuturo ko po sa Sunday School, di ba? Christendom. Pag binanggit kasi yung Christendom, is the Christian kingdom. Yeah. Kumbaga, yan ay word for the Christian kingdom, yung mundo na ng Kristyanismo. At sa mundo ng Kristyanismo, hindi lahat yan ay tama. You see? May sariling interpretasyon ang mundo pagdating sa Kristyanismo. At tayo naman ay naninindigan sa interpretasyon ng salita ng Diyos. Dahil sa salita po ng Diyos ang magbibigay sa atin ng tamang standard ng Kristyanismo. That's right. You see that? Because saan dapat makita ang standard ng Kristyanismo? Saan dapat nag-base? From the Word of God. Bakit dito nagsimula lahat yan eh? Walang Christianity if there's no Word of God. You see, inuulit ko mo, pag wala ang Diyos, walang Christianity. Anong meron sa Word of God? Nandiyan po sa Biblia, dito natin makikita ang mga doktrina. You see, kung walang doktrina, walang pamantayan sa buhay, sa pamumuhay ng isang Kristiyano. Kaya napakahalaga po nito. Inuulit ko po mga kapatid, tingnan niyo po, basahin na po natin yung ating pong pinaka-main verse. 2 Timothy. Yan mo ha? 2 Timothy chapter 3 verse number 16. All scripture is given by what? Inspiration of God. And is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God may be perfect, truly furnished unto all good works. So makikita nyo dito, maliwanag na maliwanag, sinasabi po ng Biblia dito, all scripture is given by inspiration of God. This is given life by God to give us the biblical standards of Christianity. That's right. You see? Kailangan siguraduhin natin, o itong pinakamaganda dito mga kapatid. You see? I hope nakikinig kayo dito, young people. Again, I'm looking for you, team focus, lalo na kayo, team preparation, and even sa ating pong mga ano, sa ating mga adults. You see, maliwanag po yung sinasabi ng Biblia dito. The scripture is given life by God. God is in it and God is for it. The simplest way to understand kung bakit may buhay ang Biblia, it's because of the reason God is in it and God is for it. Yan, kung kukuha tayo ng batayan natin, okay, tandaan niyo po ito, kung kukuha tayo ng batayan natin pagdating sa Kristyanismo, okay, doon tayo sa may buhay. You see, huwag tayo doon sa patay. Kasi pag patay yun, walang resulta yun. Yung buhay, tuloy-tuloy yung buhay, tuloy-tuloy ang resulta nun. Ano ang pamantayan na buhay? Walang iba kundi ang salita po ng Diyos. At ang buhay ng salita ng Diyos ay hindi lang nagmula sa kung kani-kaninong tao, kani-kaninong persona. Ang buhay nito ay nagmula mismo sa Diyos. Kaya nga, ang dapat na gawin nating pamantayan ng ating Kristyanismo na walang bahid na pamantayan ng ating Kristyanong pamumuhay ay walang iba kundi dito sa Biblia na binigyan ng buhay ng Diyos. You see? At saan siya kagamit-gamit? Maliwanag sinabi ng Biblia. For doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness. Actually, yan ang pinaka-highlight natin yun. For instruction in righteousness. Sabi ko sa inyo before, this Christian life is given, and this Christian life is given by God. Kaya tayo nagkaroon ng Kristiyanong pamumuhay because of the righteousness of the Lord Jesus Christ. The righteousness that we have right now is not our own righteousness because hindi actually, Sir Maki, bagay ang salitang righteousness sa isang taong makasalanan. Kung tayo lang bilang isang tao, we cannot be called righteous. Actually, ngayon, Sir Maki, ginagamit na sa mga tao yan, terminolohiya sa ibang mga tao. But the truth is, kung susundin natin ang original na ibig sabihin ng righteous, it cannot be used by any human being. You see, bakit may bahid tayo ng kasalanan? The only righteous person, the only righteous person in this world is the person of the Lord Jesus Christ. Yung persona ng Panginoong Hesukristo. Kaya ako po sinasabi yan sa bawat isa po sa atin, mga kapatid. It's because kung tayo dahil sa Panginoong Hesukristo, tinanggap po natin siya bilang sarili natin Panginoon at Tagapagligtas, that's the only time na tayo nagkaroon ng righteousness ng Panginoong Hesukristo. And we are
very ignorant. Inuulit ko, we are very ignorant. Again, I'm saying this again. We are very ignorant. Okay? Saan? We are very ignorant sa righteousness ng Panginoon Hesus Kristo. Wala tayong alam dyan. Why? Because that's a heavenly matter. Okay? That's a heavenly discussion. That's a heavenly matter. Na kung bakit ko sinasabi yan sa inyo, mga kapatid, nuulit ko, kung bakit ko sinasabi sa inyo yan, mga kapatid, it's because wala tayong alam sa anumang bagay na makalangit. Tagalupa tayo. You see, ang alam lang natin, maliban sa langit, lupa, impyerno, maliban doon, tayo po'y taga dito lang sa lupa. Hindi natin alam ang pamantayan sa langit. Hindi natin alam ano ang pamantayan sa langit. Kaya nga biyaya ng Diyos eh. Ibinigay niya sa atin ang salita ng Diyos para maabot tayo ng pamantayan sa langit. Para malaman natin kung ano yung pamantayan sa langit ng pamumuhay. Ibinigay sa atin, ni-reveal sa atin through the Word of God. Para nang sa ganun, yung righteousness ng Panginoon Hesus Kristo na nasa atin, hindi natin ipamuhay sa sarili nating paraan. Kumbaga sa ano, Sir Maki, magmumukha tayo. Sorry for the word, ha, pero ito talaga mangyayari sa atin. Magmumukha tayong ingot. Magmumukha tayong parang isang tao na nag-want foolish. We will just make ourselves foolish. Bakit? Inamumuhay tayo, gagawa tayo yung sariling paraan sa pamumuhay natin na kung saan hindi naman yun ang pamantayan at yun ang dapat na pamumuhay ng isang Kristiyano. You see, ano po yung sinasabi ko dito mga kapatid? Ano pong makikita natin dito? Kaya po ganyan yung nangyayari sa mundo natin ngayon. May Christianity sa mundo, but yung pamantayan nila ay sarili nilang pamaraan. Kaya, whether they admit it or not, it might hurt them or not, they're living foolishly. Bakit? Eto na. Pagdating sa instruction in righteousness, they make their own instructions. They do their own. They interpret they adapt to the world's instruction in righteousness. Brethren, use this wisely. Hear this intellectually. Okay? Righteousness is of God. Okay? Righteousness is of God. The world is far from the heaven. You see that? Kaya kung sinasabi po sa inyo yan, how can a world give us instruction for the things that are in heaven? Sorry. You see that, brethren? Hindi pa pwede. Alright? I'm sorry. Hindi pa pwede, mga kapatid. Inuulit ko. Hindi pa pwede that this world will give us instruction how to live our lives as a Christian because the Christian life is originated by God. It is a life from heaven. Therefore, if it's a life from heaven, walang karapatan ang mundo na magbigay ng pamantayan paano ipamuhay ang Kristiyanong pamumuhay. Pero ano pong makikita natin sa mundo ngayon? You're going to live your life, you know? You're going to live your life. Ganyan po makikita natin ngayon. You're going to live your life na sa mundo na, kita nyo naman yan, mga kilalang tao, mga personalities, actors, actresses, lahat. You see, even though they are in sin, they will call themselves Christian. Diba? Hindi po yan lingit sa ating kalaman. You know, bakit po sila ganun? Because the instruction in righteousness that they're receiving is not from God, neither from the Word of God. They interpret it by their own. You see that? Kaya nga po mga kapatid, napaka-importante na magkaroon ng isang simbahan na kung saan magpapakita sa mundo na ito kung paano mamuhay in the righteousness of the Lord Jesus Christ. And the only way we can learn how to do that is through accepting, submitting, and obeying the Word of God. You see? Andi dito po lahat yan. Kaya nga dito tayo kumukuha ng salita ng Diyos. Dito tayo kumukuha sa salita ng Diyos. You see? Now, ilagay niyo po sa isipan niyo po yan. Napakasimple po nito, mga kapatid. Kaya yan po ang kagandahan sa Biblia. It's sa Biblia, it's always intellectual, it's always logical, and the best of all, it's spiritual. Bakit spiritual ito? This is a message from the heaven, from God. You see? Now, tingnan niyo po, mga kapatid. For instruction in righteousness. Para ano? Bakit kailangan natin instruction in righteousness? Katulad sa verse number 17.
that the man of God may be what? Perfect, truly furnished unto all good works. Why is it, Sir Maki, sa mundo ngayon, hindi natin makikita that people are truly furnished sa good works? You know why? You see, yan yung sinasabi ko po sa inyo kanina, mga kapatid. Yan yung sinasabi ko po sa inyo kanina, nung last Sunday, Sir Maki. Yung preaching ko, di ba? Yan yung sinasabi ko. Minsan natatakot tayong gamitin yung good works . You see, good works are just the evidence. Inuulit ko, good works are the evidence of your true salvation. Good works is the evidence of the righteousness of God. You see, kaya ka nakakagawa ng mabuti, it's because of the righteousness of God. Tandaan niyo po yan sa atin, mga Kristiyano. Inuulit ko po. You see, ngayon, ang problema ngayon, may good works din ang mundo. Yeah. And the difference of their good works from our good works, pinakita ko po sa inyo yan last Sunday, their good works is for their salvation. Right. Our good works is the result of our salvation. You see that? The other way, another thing, ang good works sa mundo, they can never be truly furnished. You see? Hindi magiging truly furnished. Kaya tingnan mo sa kanila siya. O, ito ha. Halimbawa, for example, yung mga pinipiling mamuhay doon sa mga sa LGBTQ plus A to Z. You see? Yung mga nandiyan. You see? Tingnan nyo, namumuhay sila sa kasalanan po na yan. You see, the world has been foolishly twisting their minds sa kasalanan po na yan. Nandiyan sila ngayon. Okay? Nandiyan sila ngayon sa kasalanan na yan, and yet they can do good works. They're doing charitable works. That's right. You see? Na para makapag-reach out daw sila sa tao, they're doing it. Pag sa mata ng tao, can we consider that good works? Yes, it can be good works. But it's not what the Bible is saying. Because the good works in the Bible, it should be truly furnished. That's right. Truly furnished unto all good works. You will never be truly furnished unto all good works if your instruction in righteousness is not coming from God and from His Word. Napakasimple lang yan. Kaya nga, ang tinuturo sa atin na standards, dito papasok mga kapatid yung standards na meron po tayo. Yeah. Yung biblical standards na sinasabi po natin, that will, ito yung tinatawag, yung biblical standards na meron po natin, ito yung tinatawag nating instruction in righteousness. Para anong ginagawa sa atin ito? So that it will help us to be truly furnished unto all good works. Kaya pag tinanggal mo ang Biblia, kahit na anong gawin mong good works, it's not the truly furnished good works based on the instruction in righteousness. Amen. Kaya nga mga kapatid, minsan nahihirapan tayo, di ba? Let's admit the fact, Sir Maki, na maraming Kristiyano, I'm talking about dito na sa atin, CSI family, you see? Sa atin po simbahan, marami sa atin umaangal. Young people, umaangal kayo. Bakit kailangan ganito, bakit ganito? Napakataas naman ang standard ng simbahan na yan. Ganito, ganyan, ganyan. No, hindi sa... Huwag niyong i-accuse yung church of having a high standard. It's not a standard of Pastor Hill. Yeah. High standard po yan. Na because heaven is high up there. Yeah. Expect that it should be a high standard. It's because it's from heaven. You see na? Hindi lamang yan, mga kapatid, sasabihin natin mahirap. Kaya nga, mga kapatid, kaya nga meron tayong instruction. Kung bakit tayo nakapag-speak out ng words na mahirap naman, ang hirap naman sa simbahan natin, ang daming bawal, ang daming, it's not that mahirap. Yeah. May instruction . Yeah. Hindi sa mahirap, kapatid. Alam niyo po kung bakit nagsasabi tayo na mahirap? It's just because we are unwilling to obey the instruction. Hindi lang tayo fully sold out to obey or to submit sa instruction in righteousness na makikita natin sa Biblia. But if you have the willingness, mga kapatid, sabi ko sa inyo, it will not be hard for you to apply this. You see? Bakit? Sisitahin mo mismo sarili mo . Huwag ka mahirapan, . Talagang mahirap yan sa atin kasi tagalupa tayo. Yeah. Biyaya ng Panginoon, yung may akda ng instruction in righteousness na ito ay nasa sa atin. You see? Sabi nga namin, tandaan nyo po, binabanggit namin sa Staying Alive,
Kaya minsan, hirap na hirap ang mga young people na buhatin ang armor na Diyos, ang whole armor of God, it's because they're carrying it with their own strength. Tama. You cannot. Kaya nga sinasabi namin sila, carry the armor, the whole armor of God with the strength of the Lord. You see? The same thing din dito. Huwag nating piliting i-apply ang standard by our own. No. Apply the standard by submitting yourself sa Panginoong Jesucristo. Sir Maki. Yeah, sir, bago natin kasi may bisita tayo ulit ngayon. So, konting dagdag lang. Alam nyo, maganda po yung sinasabi ni Sir Joe dito kanina that we've got to take it seriously yung when it comes dun sa binigyang halaga ni Sir Joe, yung instruction in righteousness. Sapagkat alam nyo po mga kapatid, nabanggit ni Sir Joe, so that para tayo ay maging truly furnished unto all good works. Alam nyo po kung bakit ganyan po ang sinasabi, mga kapatid, when it comes to serving the Lord. Kasi dito po in the book of Psalms, merong command po sa atin dito that we've got to serve the Lord with fear and rejoice with trembling. So makikita nyo po mga kapatid, since that we are talking about our church growth related sa pagki-keep ng standard, maganda yung sinabi ni Sir Joe kanina na kailangan mo maunawaan that the righteousness that you need in your life is not your righteousness, but it is the righteousness that comes from God. Kasi kapag hindi po ninyo naunawaan yan, mga kapatid, ganito po ang mangyayari. You will, nabanggit ni Sir Joe kanina, you will do or you will serve God by your own eh. Yeah. And when the time comes, mga kapatid, that you will serve God by your own way, dyan po natin makikita yung maraming Kristiyano na bumabagsak. Yeah. Kaya nga usong-uso sa simbahan, yung mga paglilingkod ng mga Kristiyano na good for one week, good for a day, good for a month, a year, and so on and so forth. Pag hindi na siya ang bida, pag nawala na siya, pag pinalitan na siya, mawawala na rin siya. Bakit? Yun lamang po ay patunay that you are carrying your own righteousness, which is wala po tayo. That's right. Okay, kaya yun po yung binibigyang emphasis ni Sir Joe dito kanina na kailangan mo na maunawaan na yung agwat ng langit at ng lupa. But when it comes, pag sa Bible, mga kapatid, binigyan po yung pansin. Your thoughts are not my thoughts. Yan ang sabi po ng Bible. Neither your ways are my ways. Bakit po sinabi po yun? Sapagkat para maunawaan po natin that we cannot build our own righteousness. Yeah. Kailangan yung righteousness na yan ay galing sa Diyos. Kaya nga, sabi po dyan, itong salita ng Diyos ang kailangan mong bigyang pansin sa buhay mo. Sapagkat ito ay all scripture is given by inspiration of God. Kasi kung kukuha ka ng sarili mong righteousness na wala ka, hindi mo righteousness din yun. Yun lamang ay righteousness kuno ng mundo na pinapakita niya sa'yo. So that is a fake righteousness. Kaya maraming fake Christians. Di mo ba? Kaya nga sa simbahan, sayang yung pagpunta. Bakit? Eh kasi hindi ka lumalago. Bakit? Anong dala-dala mong righteousness? Fake na righteousness. Kaya yung instruction ng righteousness sana na nanggagaling salita ng Diyos, hindi natin natatanggap. Yeah. Kaya ngayon, ang resulta, marami sa atin ang hindi kayang mag-keep ng standard. Yeah. Di mo ba? Kaya nga, pagdating ngayon sa paglilingkod, nawawala na yung tipo ng paglilingkod na with fear. Bakit? Ano po yung fear na tinuturo dyan? Respect. Respeto sa Diyos. Yung rejoice na meron kang, yung meron kang excitement lagi sa paglilingkod mo sa Diyos, nawawala na po yun. Yeah. Bakit po? Kasi iba nga yung daladala mong righteousness. Fake righteousness yung daladala mo. Yep. Kaya nga kung aalis ka sa salita ng Diyos, eh hindi mo na masusunod yung doktrina ng salita ng Diyos, then what will you keep pa pagdating sa standard? Yeah. Ano pa ang iingatan mo pagdating sa standard? Ano pang ipapasamuhay mo? Kaya nga mga kapatid, napakahalaga na bigyan pansin po natin itong sinasabi po dito sa Bible. Serve the Lord with fear and rejoice with trembling. Yan yung command sa atin eh. Na paglingkuran natin ang Panginoon na merong pagkatakot sa Kanya at merong excitement na laging gusto mo maglingkod. Alam nyo po, kaya maraming ito shoutout sa mga young people sa atin. Kaya maraming young people, marami po sa atin bilang isang kabataan ang walang excitement sa pagsunod pagdating sa standard. Yeah. Eh kasi, you are doing it in your own way. That's right. Mas pinipili mong isarado ang isang scripture, ang isang salita ng Diyos that inspired. That is inspired. Di ba?
mas pinipili mo na isarado ito at sundin yung gusto mo. Kaya yung sa tingin mong tama ang ginagawa mo, that is your own interpretation of your righteousness, na kung wala ang salita ng Diyos, wala kang righteousness. Yan ang tatandaan mo, kasi kung wala ang Diyos, kapatid, wala rin naman po tayo. Kaya nga, ito binigyang emphasis po dito, maliwanag na maliwanag doon sa ating key verse, that all scripture is given by inspiration of God and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness. Lahat yan para magkaroon ka ng resulta na lahat ng ginagawa mo ay truly furnished papuntang good works. So, ibig sabihin, lahat ng maayos na gagawin mo sa harap ng Diyos, resulta yan ng salita ng Diyos. Kaya nga, kung aalis ka pa sa salita ng Diyos, paano mo paglilingkuran ng Diyos? How will you be able to keep the standards na tinuturo ng Diyos para maging maayos ang iyong Kristiyanong buhay? Paano mangyayari po yan? Hindi na po mangyayari yan. Bakit? Kasi mas pinili mo na isarado ang salita ng Diyos. Kaya nga, pag pumunta ka ngayon sa simbahan, wala na. Naging hobby mo na lang ang pagpunta sa simbahan. Pero yung design ng Diyos na pagpunta mo sa simbahan, dapat kang lumago, hindi mo na naaabot. Lalabas ka, papasok ka ng simbahan na ganun ang ugali mo, lalabas ka ng simbahan na ganun pa rin ang ugali mo. Bakit? Walang na-form na habit sa'yo. Bakit? Naging hobby mo na lang yung pagpunta sa simbahan. Nakasanayan mo na lang. Wala nang excitement, wala nang pagkatakot sa Diyos. Bakit? Hindi ka excited na mag-keep ng standard. Bakit? You try to build your own way para makuha mo yung righteous. No, hindi mo makukuha yan, kapatid. Hindi mo mapag-iingatan yung mga standards na binibigay ng salita ng Diyos. Hindi ka lalago sa simbahan kung saan ka inilagay ng Diyos kapag pinili mong isarado ang salita ng Diyos. Kaya isa yan sa mga dapat po natin tandaan, mga kapatid. Eto na eh, hawak mo na. Hawak mo na ang isang paraan para ikaw ay lumago at para ikaw ay magkaroon ng lakas ng loob na makip mo ang standards na tinuturo ng salita ng Diyos. Kaya huwag kang lalayo dito, kasi ito yung susi para sa isang maganda at maayos na paglilingkod mo sa Panginoon. Sir John. Alam nyo, mga kapatid, ito yung isa sa mga bagay na dapat na... Now, coming from us, as preachers of our church and as leaders, we are blessed to impart you sa bagay mo yun. Ito, we're glad that we can impart you. And this, tandaan natin, hindi lang tayo iiwalay sa salita ng Diyos. Now, what you'll be hearing for a few minutes, for 10 minutes time, I may share sa atin, is another pastor, is one of our mission pastors, na may inaalaga ang mga tao. You see? Well, hindi na natin patatagalin to, Sir Maki. Let's welcome this afternoon. We have with us, kasama po natin ngayon sa atin pong mga, sa atin po, wala pong iba, sa ating programa, wala pong iba kundi si Pastor Gomer. Sir Gomer, sir! Sir Gomer Marciano, magandang tanghali po, Sir Gomer. Magandang tanghali, Sir John, Sir Mark. At salamat sa Panginoon na muli ay nabigyan tayo ng pagkataon. And magandang tanghali po sa ating lahat. At sa ating mahal na pastor, magandang tanghali po. And congratulations, Sir John, sa balikatan. Naging success, and honestly, ay ingit-ingit ako at nakita ko yung result kagabi sa mga testimonies, and hindi ko pigilang maiyak kasi bunga din ako ng balikatan eh. And kaya mapalad talaga ang mga kabataan ngayon na dahil ang pastor natin ay grabe yung pagmamahal niya sa kabataan, paano tulungan at paano i-guide sa buhay nila. So kaya magandang tanghali po sa lahat at sa lahat po na nanonood ng Baptist Land. So, salamat po sa Panginoon na nagkasama-sama po tayo. All right, Sir Gomer, go ahead, sir. Can you share something to us as for the final topic natin, airing of this topic na about the principles sa pagdating about the principles of church growth on our standards? Can you share something to us? Paano nyo po, sir, nagagawa? Paano nyo po in-emphasize sa inyo pong simbahan yung kahalagahan ng church biblical standards pagdating sa paglago po ninyo dyan? And also, can you share something para po sa atin ng mga taga dito pagdating po sa bagay na yan? Yes, sir. So, una, sir, ipinapakita ko dito sino ang nag-set ng standard. So, in the book of Isaiah chapter 48, for 49 verse number 22. Now, sabi ng Biblia, thus saith the Lord,
Behold, I will lift up mine hand to the Gentiles and set up my standard to the people, and they shall bring thy sons in their arms, and thy daughters shall be carried upon their father's shoulder. So, makita niyo mga kapatid dito na tanging Diyos ang nag-set ng standard ng church, tanging Diyos ang nag-set ng standard ng buhay ng mananampalataya po niya. So ngayon dito po sa mission field, ito po ay napakahalaga. So ngayon mga kapatid, alam naman natin na pag sinabing standard, yun yung quality. So mga kapatid, makikita niyo po mga kapatid sa pagdating sa kumpanya, ang hinahanap ng mga customer ay standard. So yung quality ng kanilang produkto. So mga kapatid, ako yung nagpapasalamat sa Panginoon dahil yung quality, yung standard ng church natin ay hindi nagbabago. Alam niyo po, ito po, i-share ko po sa inyo in James chapter 1 verse 1 verse 6. No, sabi po diyan ng Biblia. Okay. James chapter 1 verse 1 verse 6. Sabi ng Biblia, but let him ask in faith, nothing wavering, for he that would waver it is like a wave of the sea, driven with the wind and tossed. So makikita nyo, kapatid, kung wala pong standard ang simbahan natin, maging dito sa mission field ay magiging hindi rin produktibo. Hindi po lalago, may quantity, pero yung quality ng Kristiyanismo ay wala po. So it means useless kapag ang church ay walang standard. So saan po pupunta pag sinabing wavering? So nagpa-fluctuate, nagsisway. So it means darating din po sa buhay ko bilang isang missionary ang pagiging confused. So magiging confused din po ako. Bakit? Dahilan sa yung standard ay pabago-bago. So kaya napahalaga po talaga ng standard ng church. Kaya nga ako'y nagpapasalamat dahil ang pastor natin ay ang standard na pinapakita po niya ay hindi galing sa opinion niya, kundi galing mismo sa salita ng Diyos. So ito po ay napakalaking tulong talaga dito po sa church kasi nakita nila ang kaibahan. Ito po, tandaan niyo po, kapag ang isang simbahan ay merong standard, makikita mo na kagad ang kaibahan. Like for example, mga kapatid, sa pananamit na lang eh, makikilala po tayo talaga. Makikilala po talaga tayo pagdating sa pananamit. Yung pananamit po natin ay meron pong quality. Hindi ho yung brand ng ating damit, kundi paano tayo manamit. Okay? So dyan lang po, makikilala lang po tayo dito sa atin sa mission field. And then lalong higit pa mga kapatid, yung katuruan. So pagdating po sa katuruan, yung standard, pagdating po sa soul winning, honestly po, tayo lamang po dito ang merong soul winning. So dito po, ang narinig ko lagi sa kapwa ko Baptist dito, na pumupunta dito sa amin, kapitbahay namin. So ang lagi ko narinig ay visitation. Wala ako narinig na soul winning. Bakit? So Baptist sila, pero wala silang soul winning na katulad po natin. At yun po, kapag may standard po yung soul winning natin, makikita niyo po yung growth. Makikita niyo yung paglago. Bakit po makikita niyo yung paglago? Kasi nga po, yung standard hindi nababago. Okay? Hindi nag-wave, hindi po confused na ito bang ituturo ko, ano ba ituturo ko. So kaya mga kapatid, dito sa mission field, makikita natin na natutuwa ang tao kasi nga nakikita nila, kakaiba yung inyong tinuturo. Bakit? Dahilan sa standard ng salita ng Diyos na ibinahagi din po sa atin ng ating mga pastor. So kaya makikita po natin mga kapatid, yung ating Diyos di nagbabago eh. Yung pagiging omniscience niya, pagiging omnipotent niya, pagiging omnipresence niya. Okay, so kaya mga kapatid, matindi ang epekto ng walang standard ang isang Kristiyanismo, ang isang Kristiyano, ang isang church, matindi ho ang epekto. So nag-wave ho lahat. So ngayon mga kapatid, ano yung bunga mga kapatid na mayroong standard? Okay, in 1 Thessalonians 4:1.
1 Thessalonians chapter 4 verse number 1. Sabi po ng Biblia, 1 Thessalonians chapter 4, verse number 1. Furthermore, then we beseech you, brethren, and exhort you by the Lord Jesus, that as ye have received us of how ye ought to walk and please God, so ye would abound more and more. Nakita niyo mga kapatid? No, furthermore. So finally, okay mga kapatid. So it means mga kapatid, sa buhay natin, no, bilang mga kapatid, bilang isang Kristiyano, bilang na kay Kristo. So ano yung mag-a-abound sa atin? O, katulad po ng narinig natin kay Sir Maki, kay Sir Jow. Okay, yung righteousness ng Diyos. Okay, hindi opinion natin. No, kaya mga kapatid, by the grace of God, sabi nga po, bila ako'y nasa mission field, hindi naman ako nakikita ng pastor ko. Pero mga kapatid, dahil sa standard no, na nanatili sa puso at sa isipan ko, na itinuro sa akin ng pastor, eh ito yung daladala mo, yung mga kapatid na nag-abound. No, kaya mga kapatid, eh, dito mo makikita mga kapatid, sa pag ikaw ay wala na, walang natingin sa iyo, doon mo makikilala, sabi ni Sir Jow, doon mo makikilala yo, kung sino ka eh. No, makikilala ka bilang isang Kristiyano pag mag-isa ka na. No, bakit? Dahil lang sa standard o sa quality ng buhay Kristiyano natin. So kaya mga kapatid, malaking tulong. So dito sa mission field, kaya nga makikita nyo mga nandito sa church. Actually, 3 months lang yata yung mga young people namin dito ngayon. So iniikot ko doon sa barangay nila. So ano pong masasabi nyo sa resulta ng naituro po namin sa mga kabataan dito sa inyong barangay? O, mga parents po ang tinatanong ko, sabi niya maganda. So kaya nga sabi niya, ayong mga anak ko, saan ay makarating din dyan sa church. So kaya mga kapatid, no, magpo-produce ng maganda. Okay? So kaya nga sabi po ng Biblia dyan ay dapat yun ang nag-a-abound no, sa buhay po natin. No, yung standard ng Diyos, yung righteousness ng Panginoon. So kaya mga kapatid, no, mag-i-increase. No, at, mga kapatid, simple lang. Kapag ang isang tao ay nag-produce, pag isang tao may standard, magpo-produce din niya na may standard. Ang simbahan mga kapatid, no, nagpo-produce ang mga missionary. Ang ating simbahan mga kapatid, no, ay nagpo-produce ng mga missionary na mayroong standard din. Ako, nagpapasalamat ako talaga. May pastor ako no, na nagbibigay lagi ng gabay para mapanatili namin bilang isang missionary ang standard ng Diyos at standard ng church dito sa mission field. So kaya mga kapatid, no, sabi nga no, bilang isang CSI family, dapat no, yung dugo ng CSI nandito rin sa Quezon. So kaya pinapanood namin kagabi yung balikatan. Sabi ko to sa mga full-time dito. No, yan. So magaman mahirap, no, pero kung may standard yung buhay natin, so magandang kalalabasan. May magandang kinabukasan ang kabataan. May magandang buhay ang kabataan. At magandang buhay ang mga Kristiyano, ang mga mananampalataya. Kaya mga kapatid, tinan niyo po. So hindi ako confused. No, habang ako'y nangangaral dito, habang ako'y nagtuturo dito, hindi ako confused kasi yung pinanggalingan ko mga kapatid, hindi nagbabago eh. No, bagkos pinapaigting pa, no. Ibig sabihin mga kapatid, ipinapakita yung quality talaga no, ng buhay Kristiyano, ng isang pastor, ng isang missionary, ipinapakita sa atin ng mahal na pastor. Kaya sa mga tagarian po talaga sa CSI, no, masasabi ko po na nandyan kayo, no, kapiling nyo, at nakikita nyo, ang nakakadaupang palad nyo, yung pastor na tumatayo sa standard ng Diyos, mga kapatiran na tumatayo sa standard ng Diyos. Therefore, mga kapatid, mas lalo tayo na magpagamit sa Panginoon. Mas lalo tayo na sumunod sa Panginoon. So, kaya mga kapatid, no, sa akin po pagtatapos, no, sa akin po nga panghuling, babasahin ko lang po yung Ephesians chapter 5, verse 27. Familiar naman po lahat itong sinishare ko sa inyo. But, mga kapatid, it is a reminder na lang po sa buhay po natin. At ito po, yung bunga no, na meron po tayong standard. Ephesians chapter 5, verse number 27. Now, sabi mo ng Biblia, that he might present it to himself a glorious church, not having spot or wrinkle or any such thing,
but that it should be holy and without blemish. So maganda mga kapatid, di ba? Ayaw mo ng isang produkto na wala, na may kapintasan. Therefore, mga kapatid, ayaw din dapat natin ng isang Kristiyano may kapintasan. Amen? So, mahalaga mga kapatid, no, makita no, sa buhay natin bilang isang Kristiyano no, yung standard ng Diyos. Bakit? Pag nawala no, yung standard, yung quality, ay may kapintasan na mapupunta sa atin. May maririnig na tayong kapintasan. Ang matindi, ang magbibigay ng kapintasan sa atin ay unbeliever. No, yun ang nakakatakot, mga kapatid. So sasabihin na sa atin, ay pare-parehas lang naman, bakit sasama pa ako sa iyo. So yun ang nakakalungkod. Lalo higit sa mga kabataan. Maging maingat tayo dahil mga kabataan, dahil malaki, matindi ngayon ang labanan noon pagdating sa buhay bilang isang kabataan kapag walang standard ang Kristiyano. So igagaya ka lang doon sa walang standard o sa walang Diyos. Igagaya ka lang nila. So kaya maraming salamat no, Sir Jao, Sir Maki, and hopefully no, ay nakapagbigay ng kaunting encouragement sa mga kapatiran. So kaya mahalaga po mga kapatid, no, ito na po yung bunga, and hopefully no, makarating po kayo dito sa Mission Field no, sa August 3 and 4. No, so para at least no, kayo naman po ang makakita. Yes sir, no. So kaya nga po iniimbitahan ko para at least no. No, sabi nga ay maprubahan natin, no, makita natin personal no, yung produkto ng CSI. So salamat po Sir John Tomac, and salamat na ang simbahan natin ay no, talagang itinataas no, lagi ang pangalan ng Panginoon dahil sa standard na sinet ng Diyos. Okay, God bless you po and thank you so much sa kaunting minuto po. Natin dito mga kapatid no, na mapa sa mission at saka mapa dito po sa atin, isa lang. You see? Isa lang. Napaka-importante yan mga kapatid. It's because kung tayo po mga kapatid ay magkakaroon ng pagkakaiba, ay mahihirapan tayong mawin ang mga tao. Kanina nga, nabasa ko yung sinabi ni Sir Andy, sabi nga ni Sir Andy, kagandahan sa ginagawa natin sa standards po natin, it's not just to lift up the personality of the church. Totoo po yun. Ano po yun? Ang sinabi niya po doon, it's more on bringing more souls to Christ. The very purpose of our standards is not to brag na, ito kaming simbahan, kami kakaiba. No. Hindi natin issue ipagyabang na tayo ay may ganitong standards. The reason kung bakit natin binibigyan ng emphasis sa ating simbahan, sa ating CSI family, yung standards, it's because of the reason that we want to win more people to Christ. Ma-win natin sila pag makita nila yung kaibahan, hindi yun para yabangan sila. Papakita natin yung kaibahan para ma-win natin sila. That's right. So that they will have that thinking. You see, so that they will have that thinking na they will have that thinking na ba't kaya ganito ang Christianity to? Pares naman kami nagpapakilala ang Kristiyano, ba't kaya ganito siya, ganito? Anong meron sa kanya? And their curiosity will lead us on winning them to biblical Christianity. Yeah. Alayin niyo po yan mga kapatid. I mean, nagpala po tayo dyan. Nawala Sir Gomer. Sir Gomer, ay nawala. Yeah. Sir Gomer, maraming maraming salamat po ulit Sir Gomer. Thank you for being with us Sir Gomer. And I believe that tayo mga kapatid ay pinagpala. Pag-pray po natin ang darating po nilang event doon po sa simbahan po doon. And I believe that it will be a great blessing. At sigurado yan Sir Gomer ay may kakausapin ako muli ng mga estudyante sa PSS na maaaring makadalo po dyan. Alright Sir Maki. Yeah. Sir Gom, thank you po ulit. And mga kapatid, tandaan niyo po yun, yung huling binasa ni Sir Gomer in the Book of Ephesians. So, yan isa sa mga kung bakit natin pinapahalagahan yung standard ng ating simbahan. Maganda yung sinabi ni Sir Gomer eh. Ang nakakatakot kasi yan at nakakalungkot na part dyan mga kapatid, yung sasabihin talaga ng mga unbeliever, eh para saan pa? Yeah. Diba? Anong pinagkaiba natin? Eh, kung sabihin pa ng unbeliever sa atin, mas malala ka pa nga sa akin. Yung, though. Actually, just Sir Gomer, naririnig niya yan kay Pastor eh. Sinasabi naman lagi ni Pastor yan. Yeah. Diba? Sabi ng Biblia, nasa Biblia nasa yan. Biblia. Pag lumayo ka, yung galing na dito sa loob, lumabas yeah. kayo ulit. You're sabi ng Biblia, worst. You yeah. are, you will be much more worst. Yan ang pinakasinasabi mo ng yeah. Biblia. Sir?
Kaya totoo yan mga kapatid, kaya kailangan po natin talaga pahalagahan ang standard. Kasi yung pagpapahalaga po natin sa standard, patunay po yan na tayo po ay lumalago sa isang simbahan na inilagay ka ng Panginoon. Tandaan niyo po yung pinakaunang sinabi ni Pastor RJ dito na ilang beses na rin po natin narinig sa ating mahal na pastor. Hindi aksidente ang paglagay sa iyo ng Diyos sa simbahan. Disenyo ng Diyos na lumago ka kung saang simbahan ka itinalaga ng Panginoon. Kaya kung hindi ka lalago dyan, eh, may problema ka sa pag-iingat ng mga standards ng simbahan na yan. Kaya lahat yan mga kapatid, nakasulat sa Biblia, hindi namin yan opinion, hindi ito opinion ni Sir Gomer, hindi namin po ito opinion kasi kami na mismo ang nagsasabi sa inyo na kung puro opinion na lang namin ang naririnig ninyo, yeah. Magkalimunatan na po tayo sa programa po na ito. Pero as long as na nakabukas ang salita ng Diyos mga kapatid sa biyaya ng Panginoon, lahat po tayo ay sabay-sabay lalago. Amen. Right? Kaya Sir Gom, again, maraming salamat po and praying po sa upcoming revival po dyan at anniversary nyo na rin po Sir Gomer. Maraming salamat po Sir Gom. Amen. All right. So muli mga kapatid, maraming salamat sa inyo pong pagsubaybay sa atin pong programa dito po sa ating Baptist Lunch Church Day episode, doctrinal episode. Antabayanan niyo po sa mga susunod po natin. This coming August, iba naman po ang magiging topic natin para lang po lahat yan sa ikalalago ng ating po simbahan. Tuesday is for the mothers and the wives. Wednesday is for the team preparation, team focus for the young people. Thursday is for the church. Friday is for the fathers or the husbands, leaders of the home. Kaya kumpleto po. Tayo po ay kinukumpleto ng Diyos sa pangailangan natin spiritual. Kaya magsama-sama tayong lumago at magsama-sama tayong taas ang pangalan ng Panginoon. Kaya nga, sa lahat po lang ito, on top of all of this, lagi po namin sinasabing, to God be the glory. Have a blessed Thursday, everyone. See you later, team focus, sa ating Staying Alive program. Left me all alone.